Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba ng kitang higit pa sa sapat? Approve yan dito sa Teleradio Serbisyo. Kasama si Danny Buenafe. Tayo nang matuto ng tamang paraan sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, approve yan! Approve yan! Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga televiewers sa iba-ibang panig ng mundo, ha, mga kaserbisyo. Ha, ngayong araw, napaka-importante, pinagdiriwang natin ang ating unang anibersaryo. Aba, bilis ng panahon. Biro nyo, isang taon na pala kami, DWPM. Ha, itong mga kaserbisyo natin na nakikinig sa atin at nagkakaisa sa pagbabalita at pagseserbisyo. Kaya magsama-sama ho tayo mamaya. Meron ho kaming isang selebrasyon, isang araw na puno ng kasiyahan, kwentuhan at serbisyo. Ito po ay bilang pasasalamat ng Radyo 630, Teleradyo Serbisyo, sa inyo, mga suki naming kaserbisyo. Abangan po ang iba pang detalye maya-maya dito sa ating programa. Okay, magandang morning at samahan nyo na naman kami. Ito na naman sa isang makahulugang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Approve Yan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa mga labor and employment issues. At approve din sa mga inspiring, yan ang gusto ko, yung mga success stories ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Kamusta ho kayo? Ako po ang inyong kaserbisyo, Danny Buenafe. Okay. At ngayon ay siksik na naman tayo, ha. Marami tayong pag-uusapan. Ito ang programa 8 to 9:30. So mga kaserbisyo, ang Radyo 630 ay para lang sa inyong kaalaman ay napapakinggan sa 630 kHz o sa 630 nga sa AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Serbisyo sa cable, Sky Cable Channel 26 at sa Converge Vision Box, GSAT, Cable Link, Sinag at 183 cable providers sa buong bansa. Napapanood din sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, I1TFC. Sundan din po kami sa YouTube. Mag-subscribe at panoorin po kami sa Teleradyo Serbisyo YouTube Channel. Yan ho. Kung gusto nyo hong makibahagi sa ating talakayan, talagang welcome ho kayo. Pwede ho kayong mag-send nang inyong tanong o mensahe sa Viber number. Ito ho, isulat nyo na, 0919-278-3000. Ulitin ko, ha, 0919-278-3000. Pwede rin ho kayo, ha, sa ating mga social media accounts ng Teleradyo Serbisyo at babasahin namin yan maya-maya lamang. Yun, okay. Okay, bago ko pala mag-continue, happy birthday pala kay Castine Ashley Dizon. Pinababati sa ating studio yan. Happy birthday, Castine. Okay, mga kaserbisyo, ngayon kasi marami tayong pag-uusapan, mga good news, no? At ito tungkol nga din sa, ready na ba ang ating unang guest? Mga bakanting position kasi itong una natin pag-uusapan, ito yung tungkol sa Civil Service Commission. Kasi kumpiyansa doon gobyerno, mapupunuan natin ang yan na nga, yung mga civil service eligibles. No? Yan yung pag-uusapan. Tapos pangakausap din natin ang OFW party list para sa programa at tulong para sa pag-aaral ng mga stateless children. Yan, alamin natin yan. Maganda yan. Marami palang mga stateless children na inaalalayan nitong OFW party list. Makakausap natin mismo ang representative nila. Nakausap ko yan at marami siyang binigay na detalye. Ipamaya, iisa-isay natin. Tapos, nagkaroon ho ng National Employment Summit. Alamin natin ang buong detalye mula sa DOLE. Makakausap natin mismo ang DOLE secretary himself na laging suki dito sa Teleradyo, mamaya si Kabenny Laguesma. At
Pag-uusapan din mga first-time skilled workers at dati ng domestic workers, papayagan na uling makabalik sa Kuwait. Diba, nagkaroon ng deployment ban? Eh ngayon ay pinapayagan na. Yun, kukunin din natin ang detalye mamaya mula naman sa Department of Migrant Workers. Okay, ito pa yung tatalakay natin. Mga travel agency na illegal na nag-aalok ng trabaho sa 11 bansa, ipinasara. Yan, pag-uusapan din sa DMW. At sa ating long distance kamustahan, kilalanin at alamin ang istorya ng kababayan mula sa California, USA. At kilalanin sa ating kwentong obrero, kilalanin natin ang Filipino sped teacher na kinilala bilang Alaska's Educator of the Year. Yan nga, sa ating segment na kwentong obrero. Aba, siksik na naman ang ating programa for today. So alalay-lay ho tayo, dyan lang ho kayo, antabay kayo at marami tayong pag-uusapan ngayong araw dito sa Aprubyan. Okay, sa ating unang guest, ay makakausap na natin ang isa ring suki ng teleradyo at laging accessible ho pag kinatawag natin siya. Walang iba kundi si Civil Service Commissioner Eileen Lizada. Okay, good morning, Madam Eileen. Good morning, Ma'am Eileen. Attorney Eileen Lizada. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Blessed Sunday to everyone. Blessed Sunday din ho sa inyo. Thank you very much for joining us on a Sunday morning at huling araw ng Hunyo. Ma'am, bigyan nyo nga kami ng konting background nito kasi sabi nyo ho, sabi na rin ni Chairperson na Carlo Nograles na confident siya ito na magbibigay ng career service eligibility. Yung preference rating to specific government workers will increase the number of civil service eligibles. Bigyan nyo nga kami ng background dito and how can they avail of this? Okay. Sa civil service kasi, may mga empleyado po tayo sa gobyerno na hindi natin kinoconsider as government employee, but within the system of government, they are helping the plantilla position. Sino ho ito sila? Uh-huh. Mga job orders and contract of service. Meron din po tayong mga government employees din po ang status nila na matagal na rin sa serbisyo pero hindi nakakapasa ng civil service exam, either sub-prof to professional or sub-prof na hihirapan sila. Sino sila? Casual, contractual, coterminous, and yung mga nasa category 3 or category 4. When you say category 4, Sir Danny, lagay ko lang sa proper perspective para mas maintindihan. Sige, ang driver na merong professional driver's license, and kung ang item ay driver, pasok na ho yan siya, permanente siya, pero wala siyang eligibility. So this also covers them. Ang isa naman po, example, admin aid. May mga positions kasi ang gobyerno po na not required ang eligibility. But since nasa loob na sila, hindi sila maka-move upward, hindi sila ma-promote kasi wala silang eligibility. Oo. So this covers all of those. The job orders, the contract of service, casual, contractual, co-terminus, and those yung sinabi ko po, category 3 and 4. So how will it be done? Oh. We, the commission, Chair Carlo Nograles, headed by our chair and Commissioner Ryan Aguilar Acosta, we came up with our preferential rating. Ano ho ang preferential rating? Yes. Preferential rating po ay based po ito sa length of service and work performance. Kung kayo po ay nasa kategorya ng sinabi ko and you have been with government for at least 10 years, kasi marami na ho nandyan eh. Oh, yung mga matatagal na pero hindi nga nakakapasa ng civil service exam pero alam niyo naman na qualified naman talaga sila based on their experience na rin, di ba? Tama ho. So, sa katagal-tagal na nila yan, magaling na ho na sila, kulang lang nila eligibility. So, we give premium to the number of years na nilalagay ho nila sa gobyerno. And ang ginawa po ng commission is, if you are 10 years in service and at least DS for the past 2 rating calendar po ng gobyerno, you will be given plus 10 points. So, if bumagsak po kayo sa exam, ng civil service exam, yung 10 and paper test, 70 ang grado mo, meron po kayong plus 10% because the passing rate is 80.
If you are 75, hindi ho kayo magiging 85. 80 pa rin po kayo para passing. So 75 plus 5. So atin ho, what we're saying is, this is the maximum na pwedeng ibigay. So if you are 78, pwedeng may plus 2. So plus 2 points. So para maabot nyo yung 80 na passing. Yes, 80 na passing. So sa mga ho, sa mga matagal na ang gustong ano ho, no, maging civil service eligible ho. Yes, sir. Kasi we are while we are awaiting legislation from Congress, ito ho yung kayang ibigay ng CSE. This is the civil service eligibility preferential rating po, sir. So ito ho ay para sa kanila sa JOCOS na pag nag-exam kasi, sir, I go around, I visit classrooms and I ask, sino dito ang first timers, sino ang second timers, third timers, fourth timers. Marami po yung sa second time, third time, maraming times na nag-e-exam pero hindi sila nakakapasa. Although nakikita nyo naman may experience. So yun yung tulong, yung preference rating na for now, parang ang kailan ito magte-take effect, ma'am? No. February 12, di ba? 2024? February 12? Yes, sir. That's why the first exam no March 3, covered na po tayo, and the succeeding exams, and the next exam which is August 11, and other succeeding exams, sir. How many times bang exam, ma'am, sa isang taon? Twice a year, sir. Twice a year. March and August. Usually that is those are the months na ano po na binibigay po natin. So nung March, in-implement nyo na to, kasi pag sabi nyo kasi ang pinaka failing grade talaga 70. So talagang definitely they will pass. Pag meron silang 10 years ha, yung plus 10 points, tama ba? Yes, sir, bale. If you have 79, bagsak po kayo, or 79.9, bagsak. But if you are, the lowest grade that it can go to is 70. Kaya nga. So, ibig sabihin, kung naka 10 years ka, tapos basta ang pinaka-minimum na grade na talagang bagsak ka talaga ay 70, and then kung 10 years ka na, kahit na, di ba sabi dito sa advice sa akin, kahit na broken to, hindi naman kailangan straight na 10 years, di ba? You can finally pass the grade, the civil service exam, di ba? Yes, sir. At saka VS, so dapat yung rating nyo yung the past 2 semesters, sir. Very satisfactory. So meron hong ganun na requirement kasi you might be 10 years pero satisfactory naman yung trabaho nyo. So it pays to do to have a VS rating, sir. Tama ho kayo, I forgot to say that. Aggregate for ito, hindi ito continuous. Pwede po ang naging JO ka sa isang agency, naging COS ka sa isang agency, naging JO ka na naman. So ano po, aggregate. Tama po, sir. Tama ba yung datos, ma'am? As of now, yung mga career service vacancies nga, 200,889 and 3,165 non-career service. Tama ba yun? Okay, sir. Kung ang babasihan po natin ay yung datos nung sa CSE as of June po yan, sir. So yes, but we do not know ngayon po if other government agencies ay nag-hire na rin po, no? So it can be ano po, it can be a little bit lower, but definitely po marami hong mga vacant positions pa rin sa gobyerno, sir. So kasi meron silang tama ba, how do I pronounce it? Parang ito eh, yung parang JOCO C6, collective term for specific groups of workers in government. Parang yun nga eh, covering yung parang encompassing job order, contract of service, casual, contractual, coterminous, employees holding category 3 and category 4 na binanggit nyo kanina. Tama ba yon? Yung parang lahat yon ang cover dito. Yes. Hindi lang JOCO C6. Hindi lang yung job order. Correct. Kasama rin ho sila. Kasi may mga iba dyan, sir, sub-professional, na hindi maging prof. Kasi parating bagsak sa professional naman. So, kasama ho yan sila. They are covered. I see. Pero meron naman talaga yung mga marurunong din. First take pa lang, napapasa ka agad, di ba? Yung civil service exam. Meron po. Meron po, sir. Okay. So, syempre, yung nakaraang March na exam ninyo, so, halos lahat doon, yung mayroon 10-year na ano na na-complete nila, ay lahat 'yon nakapasa? O mayroon din bumagsak? Meron pa. Sila kasi they would be able to know, na malalaman po ng CSE kung sila po ay nandun sa category ng CSE preferential rating because you need to file within 6 months from the time na lumabas yung resulta, you need to file po within 6 months.
Yes, sir. Para po ma-grant yung civil service eligibility po ng isang tao. Eh, pero ito nag-take effect February 2024, tapos nag-exam the month after lang eh. So, ibig sabihin, kung na-approve yun ng 2024, ibig sabihin dapat nakapag-apply sila pero hindi pa rin mako-cover yan, 6 months? Kasi kailan ba result ka agad pagkatapos, ng March? Sir, lumabas na ho yung ano, lumabas results? Na yung exams nung March, sir, before ng filing ng application ng August. So, malalaman mo rin yun. I think, if I'm not mistaken, lumabas po yan ng mga July po yung lumabas yung March na exam, sir. So, alam din ho nila kung nandun sila sa category na yon. So, kung lumabas, example, I don't know the exact date. If lumabas ng July, so you have 6 months from July to file your application. July, August, September, October, November, December, January. So, you have till January of next year. Ang akin lang hong request, ang aming lang pong request, huwag niya man ho kayong sumabay-sabay lahat siya kasi mahilig ang Pilipinas. O kaya nga, so, parang pinaka-swap, parang feeling ko kasi, Commissioner, yung pinaka-swap yung August na exam. Parang nag-apply ka na dapat, ito palang maano, di ba? Kung qualified ka dito sa preference rating. Tama malalaman nyo lang, sir, kasi kung bumagsak kayo, you cannot file before, you can file after pag lumabas na exam. Ah, resulta po, yes, sir. Okay, so ibig sabihin, kung nagbumagsak sila itong March, ibig sabihin, pwede na naman sila mag-exam ng August. Walang ano yun, that would not prevent them. Ganon. Basta you have to file within the period ng filing period. Pero tapos na ako kasi yung filing ng period po natin, sir. Oo. Pero for now ba, ma'am, hindi ba natin, kunwari, ito with this preference rating? Kasi parang sabi nyo, in the meantime, na Congress will still act on it. Ibig sabihin, Congress will definitely have a permanent structure for this? Or ito na muna ang preferential rating? We do not know po kung ano ho ang, ang gagawin ho ng Congress on the naka-recess kasi sila eh. Opo, kasi so usually they invite naman us po. But in the meantime, kasi ito po yung concern ng CSE. How do we consider those who have been in government service for more than decades na rin po? Paano natin sila matutulungan din? At sila naman din ho yung tumutulong sa atin. At the time ng pandemic, sila ho yung frontliners natin karamihan. Sige. Sila ho yung so near and yet so far. Importante. Pero hindi considered empleyado. Oo, okay din yan. Malaking tulong sa kanila. Na, lalo na, yes, hindi naman siguro sila masyadong magaling sa mga ganyang exam. Pero in terms of experience, talagang hindi naman matatawaran. No? So sayang naman, lalo na kung matagal na rin sila dyan with their basic experience. So, yes, sir. Okay. Maraming salamat, attorney. Ha? Thank you again for joining us. Oo. Anytime, sir. Anytime. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, ma'am. Okay, yan o si Commissioner Aileen Lizada ng Civil Service Commission. Magbe-break lang ako kami at huwag ko kayang alis. Pag-uusapan natin susunod ang itong plight ng mga stateless children. May mga kausap tayo, OFW party list. Okay, babalik ko ang aprobyan. Oras, 8:23. Alright, babalik na ho ang Teleradio Serbisyo, approve yan. At ngayon, may makakausap tayo, ito via Zoom. Ito maraming ikukwento to sa atin. At dahil siya ang OFW party list, alam nyo naman ang OFW, very soft yan sa aking puso dahil I have been an OFW for a long time also. So makakasama natin, walang iba kundi ang maganda. Representative ng OFW party list, Barisa Del Mar Magsino. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Kuya Danny. Parang kailan lang nagkita tayo, ha? Namiss na kita. Sa lahat ng ating mga OFWs all over the world, sa inyo pong lahat dito sa Aprobyan, magandang umaga po. Thank you very much for joining us even on a Sunday. At least nandiyan kayo at para mapaliwanag nyo sa amin kasi napaka-interesting nung pag-uusap natin. Kasi marami pala kayong natutulungan kasi itong mga iba nating kababayan, di nila siguro masyadong naintindihan. Marami pala tayo mga kaso ng mga tinatawag nating stateless children. Tama. So kayo ho, kung Marisa, pwede ba ikwento nyo, from your end, marami na ho kayo bang natulungan? So, at saka bigyan nyo kami ng konting detalye, how they become stateless. O, di ba? Okay.
Tama yan, Kuya Danny. Unang-una kasi, nangyari ito dahil sa pakikipag-usap natin, bumibisita tayo ang OFW party list sa iba't ibang bansa, lalo na po sa Middle East. Okay. Nakita po natin, itong mga stateless children natin na ito, ito po yung mga kabataan natin under the age of 18 na hindi po nire-recognize ng kahit na anong bansa. Yun na ayun. Nga. Dahil po, alam mo, Kuya Danny, ito kasi dahil sa nationality na mga iba't ibang rason, kagaya nung gap natin sa mga national laws natin, yung discrimination, yung administrative hurdles na ito. Kasi mga stateless children, yung mga kabataan natin na wala talagang masabi kung sila ay Pilipino, sila ba ay Arabiano o kung anuman ba, ito ay mga kababayan nating mga kabataan na wala silang access to basic rights and services, pati sa edukasyon, pati sa healthcare, pati sa legal protection, pati yung mga yung development nila para sa pagiging magandang pagkatao nila, wala silang ganyan dahil stateless nga sila. At alam mo ba, Kuya Danny, meron tayong 10 million stateless na mga kabataan. Buong mundo. Yes, but especially, Kuya Danny, mga kabataan ito, children. Ayon nito dito sa UNHCR, one of the world's stateless population, yung ating mga kabataan, syempre. Alam mo ba, Kuya Danny, sa Southeast Asia lang, may 1.4 million stateless na mga kabataan tayo. Okay. Ang Pilipinas, 7,138. Ito ay wala silang mga birth registration na major contributor ito sa issue na to. Hindi nga malaman kung ano yung iyong citizenship. At 237 million children under the age of 5 ang walang birth certificate na kawawa ang mga kabataan natin dahil sila ay stateless. Okay. So ngayon, let's focus on the Filipino children. Ha? Yung sabi nyo, 7,138 dahil dun tayo ngayon binibigyan natin ng tulong. Kasi ito, is, para lang dun sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, sila yung mga victims. Kasi either yung mother, di ba, napangasawa nila or nagkaroon sila ng relasyon with their, di ba, yung host country na parang lokal doon. And then, nung ipinanganak, lalo na sa Middle East countries, napakahigpit doon. So hindi, wala silang birth registration, yun ang mahirap eh. Tapos they are now deprived of education, yun, healthcare, sinasabi nyo. So paano nyo sila matutulungan? Ibig sabihin, kailangan, kung iuwi mo sila sa Pilipinas, hindi rin po pwede yun? Okay. Kuya Danny, ganito yun. Meron tayong mga instances na tinutulungan ngayon. Kasi ang ating stateless children, nasa around figure natin ngayon, ha, na nasa Middle East, 55,000. To 97,000, lalo na po yung mga nasa may Sabah in Malaysia natin. Malaysia, Oo, ang dami niyan. Sa Sabah, Malaysia, kasi di ba parang backdoor yun. Ngayon, yung mga OFWs natin, ito po yung mga dinulog sa atin sa OFW party list, ilagay na lang natin, Kuya Danny, sa pangalang Juan. Okay, sige. Itong si Juan, OFW siya sa Abu Dhabi, at humihingi siya ng tulong sa atin sa OFW party list para ma-repatriate at ang kanyang anak na born, siyempre, out of wedlock. Okay. Wala nga documentation, walang birth certificate. Ngayon, ito namang isa, si Juana, sa Dubai naman din siya, yung sa Abu Dhabi. Ito naman, si Juana, sa Dubai naman, repatriation pa rin po ang hinihiling sa OFW party list at sa tatlong anak niya na lahat po ay stateless, walang dokumento, walang visa. Ngayon, ang maitutulong natin na ito ay ganito. Isa kasing malalim na problema sa mga kababayan natin, to lalo na sa Middle East, kagaya ito UAE, Saudi Arabia, lalo na nung bumisita kami ng minority bloc, ano ang pwede nating magawa? Ang OFW party list po ay nakipag-usap sa atin sa Department of Foreign Affairs, sa DMW, sa OWA, at tutulungan po natin na magkaroon po sila ng mga pasaporte upang sa ganon ay makauwi po sila at ma-repatriate natin. Kasi bilang isang Pilipino, kasi hodang born out of wedlock ang mga anak mo. Di ba? Kuya Danny, Pilipino pa rin yan. Hindi natin pwedeng sabihin na ang host country kasi, ang regulation nila, ang law nila, hindi mo pwedeng isunod sa apelyido ng babae, lalo na kung ang anak ay sa local. Hindi. So, so ibig sabihin, kunwari, gusto nyo nga i-repatriate, okay naman yung nanay, pero ibig sabihin, kailangan ba may compliance din yung father? Well, nasa pag-uusap tayo ng father and mother. Kasi kung gusto niya
na magkaroon naman ng kinabukasan ng kanyang mga gusto anak. Niya, yun ay niya. Binibigay natin sa mga mothers. Okay. So anong status ngayon? Sabi mo tumutulong ang DFA at saka tumutulong naman ang DMW para magkaroon ng parang documentation, yung proper documentation yung bata, birth registration. Yes. So anong status na ngayon? Marami ka na ba napauwi? Yes. Ganito po yun. Ngayon po, inaayos na po ang mga pasaporte. Siguro mga 2 weeks ago to, itong papeles na ito. Itinawag na rin po natin ito sa DFA kay Secretary Hans Kakdak. Tumutulong na po sila. And process na po ang mga papeles na ito dahil sabi ko nga lahat ay may karapatang umuwi at maging citizen natin dahil kung walang mangyayari sa post country, kinakailangan akapin natin sila bilang isang Pilipino. Kaya maayos yan. Huwag sila mag-alala. Tinaayos natin. Nakapagpadala rin tayo. Kuya Danny, nakapagpadala rin tayo ng tulong na cash para naman kahit papano ay meron silang nagagastos. So ibig sabihin, meron na, so very confident ka na sabi mo in 2 weeks na the papers are being processed. Ibig sabihin, ito ay ina-allow din ng host country na makapag-repatriate yung bata. Gusto rin naman ng father, di ba? Gusto rin naman ng father na mabigyan ng magandang kinabukasan yung bata at makapag-aral. At tapos dito na yan mag-aaral, definitely. Pag na-process yung papel, dito na rin bibigyan ng healthcare. Ano yan? Siyempre, may involvement rin dyan ng DSWD, ma'am. Diba? Of course. Nakausap ko rin po si Secretary Hans Kakdak dito at napaka-aggressive at positive naman po ang pinag-usapan natin at tutulong naman po ang DMW sa lalong madaling panahon at talagang inaasikaso to. Basta po nang galing sa ating opisina, talaga naman pong instant ang pagtulong ng DMW, ng DFA at ng OWA. Oo, so magandang balita yan. So for now, meron ka bang datos kung mga ilan sila na so far na parang, let's say, at the end of this year, are we expecting about how many stateless children na mapapauwi mo rito sa Pilipinas? And karamihan to sa Middle East? Karamihan to, Kuya Danny, sa Middle East. So far, ito, nasa 10 itong humingi ng tulong sa atin. Okay. Kasi yung iba, hindi pa sila nakakapag-taroon ng agreement sa kanilang mga mister. Okay. Or sa whether lalaki o babae ito, kung paano yung magiging arrangement nila pag umuwi ng Pilipinas. The thing is, marami, Kuya Danny, na matatanda na stateless pa rin dahil ayaw payagan ng mga local naka-partner nila na umuwi sa Pilipinas. Dahil pag umuwi, hindi na nila makikita. Hindi. So for now, ibig sabihin, in the absence of a actual repatriation, in the meantime, they are deprived of that education, healthcare. Yes. Ha? Stateless lang sila. And then, umaasa lang sila kung ano yung binibigay ng parents na parang tulong. Pero siyempre, gano'n ka halos mga anong edad na yan? Marisa, mga anong edad na yan? Until now, stateless pa rin. Ako, matatanda na. May mga asawa na nga. Ha? Stateless pa rin sila? Wala pa rin birth certificate? Whatever? Wala. Kawawa talaga. Baka naman magkaanak pa sila. Di ano magiging status ng anak din nila kung stateless pa rin siya? Ganun din. Kung baga problema, nakadagdag ka sa undocumented. Nakadagdag ka sa undocumented. Yes. Kuya Danny, alam mo ba na hindi nila alam ang kultura ng Pilipinas? That's the very reason kung pumunta ang minority block namin doon ay gusto nating i-introduce yung culture, religion sa Filipino community natin, whether stateless o hindi. Oh, so for now, so kawawa nga. At saka maganda ito na parang at least magising sa magkaroon ng consciousness ba ang ating ang national government na mayroong mga problema palang ganun. So ibig sabihin for now, 10. Yung parang pinoprocess yung mga papeles. Yung mga anak. So confident ka ba itong 10 na to mapapauwi mo this year? Yes, opo. This year? Yung timeline ba binigay ko, tama ba? Baka naman, pag napauwi mo na to, kailangan mag-guest ka uli dito. Of course, wala pong problema. Naririnig po tayo ng ating mga kababayan, sila po ay nakatutok at alam po nila na talagang pag pinangako po ng inyong Congresswoman Marisa ay tinutupad po natin by hook or by crook. Di ba? Basta legal. Hindi, kasi nga, at least mamaya, kasi guest ko rin, baka nakikinig nga sa atin si Secretary Kakdak. Si Secretary Hans. Sure mamaya guest ko rin siya mamaya dahil tungkol sa Kuwait naman yung issue. Pero I'm sure I can also side question kaya mamaya sa kanya kung anong tulong na ito bibigay niya sa inyo. Pero napakaganda yung balita ito. Sana ho talaga matulungan natin kasi kawawa ito mga batang ito. Wala naman silang kamuang-muang tapos yun na nga
deprive sila ng ganyan ng mga basic services, di ba? Oo. Yes. Alam mo ba, Kuya Danny, malaking problema talaga ang kinakaharap ng mga kababayan natin sa Middle East, lalo na po. Tulad sa mga kasong ito sa UAE, nung bumisita nga kami, dahil takot po sila na kaya tinatago sila sa ng mga magulang diba? Nila hanggang sila'y mag-school age years. Oh, takot Saudi sila Arabia. Kasi baka mamaya yung i-deport sila o ikulong sila, kaya takot sila na ipaalam na mga stateless sila at ito'y mga pamilya ng mga walang birth certificate, wala nga pag-angkla sa mga kultura natin. Nung nag-privilege speech ako, Kuya Danny, nung November sa plenary ng session natin sa Congress, sinabi ko yung problemang yan ng UAE, ng Middle East, ng Hawaii, nitong Dubai na to, at sinulatan natin si Secretary Hans Kakdak at tinalakay natin ito ng maayos sa kanya at binigyan niya naman tayo ng positive na response. Ayun, kaya I'm very sure at si Secretary Manalo ng DFA, kausap din natin, inaayos din nilang kanilang mga pasaporte dahil hindi naman nila pwedeng ma-ignore ito dahil alam nilang karapatan ng mga Pilipino na magkaroon ng tamang lugar sa ating society. Nako, good luck talaga sa inyo, Congressman Marisa. At saka, yun na nga, sana may mangyari. At saka sana nga, this year talaga, magkaroon na ng commitment. At saka yung importante dyan, ang key dyan, yung father eh. Pag merong blessing ng father na okay, pamayagan niya. Or yung host government, government ba, yung gobyerno nila, papayagan naman. Walang problema. Oh, wala kung magka-agree po yung both parents. Pero okay, kung ang isa ay hindi nag-a-agree, yun po ang magiging problema. Dahil kasi hindi naman po ina-acknowledge ang batas natin dito sa mga bansang ito. Okay. Yun po yung mga laws and differences natin, Kuya Danny. Kaya ang masasabi ko nga po, sana po maging lesson sa ating mga Pilipino, kay OFW ka, kay Overseas Filipino ka, kung babae ka man o lalaki, isipin po muna natin na alam naman po natin ang batas dito sa mga host countries na ito. Kung mabuti po, kung kayo po, pwedeng magpakasal po kayo kasi kung gano'n, magkaroon naman ng legality, legitimacy ang inyo pong mga anak. Ngayon, kung kayo naman po ay malalagay sa alanganin, mag-isip-isip po kayo kasi kawawa po ang pamilya, mga bata. Ako, wala pong matututunan, hindi po makakapag-aral, hindi po makikilala ang bansa nila. Napakahirap po. Kailangan po ingatan natin dahil ang kabataan po ang pag-asa po ng ating bayan. Di ba, Kuya Danny? Ang hirap maging biktima ng ganun, yung wala kang sariling identity. Parang Jason Bourne. Yes, parang paano ka pinanganak sa mundo na wala kang identity? Yun, di ba? At pinagtatawanan pa rin sila, ha, Kuya Danny, ha? Yung nagkakaroon ng bullying. Walang anak, alam mo, minsan Pilipino. At lumalaki kang parang mangmang eh, wala kang edukasyon, proper education. So good luck, ma'am, mabuhay kayo at dahil at least tinataguyod nyo ang mamamayang Pilipino, lalo na itong mga OFWs na talaga namang kailangan, mga bagong bayani yan. Thank you very much, ma'am, sa oras. Maraming salamat, yeah, Danny. Aprobyan. Mabuhay po kayo and happy anniversary mula po sa OFW Party List. Thank you, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Kuya Danny, para sa OFW Party List, OFW, kayo po ang bida. Thank you. Danny. Okay, salamat. Aprobyan. Yan ho si Representative Marisa Del Mar ng OFW Party List. Okay, magko-commercial break uli kami. At susunod na ho, dalawang mabibigat na guest namin bago kami mag-news break. Ito si Secretary Kakdak at si Secretary Kabeni Laguesma. Huwag ko kayong alis, babalik ang Aprobyan. Okay, nagbabalik na naman ho ang Aprobyan, Teleradyo Servisyo. Unahin natin ngayon ha, dahil ito medyo segue dun sa last interview natin kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino tungkol doon sa stateless children. Ito, makakausap naman natin ang Department of Migrant Workers Secretary mismo, si Hans Leo Kakda. Good morning, Secretary Hans. Good morning, Sir Danny. Sa inyo mga kapinig, taga-panood. Good morning po. Oo, good morning. O, kanina kasi nakausap ko lang si ewan ko kung nakita mo, no, yung part of the, yung pinag-usapan namin talaga, yung stateless children. So, malaki bagay daw yung itinutulong mo kasi marami raw tayo mga kababayan na
gusto niyang ibalik sana dito yung deprive of education, healthcare, at saka wala mga birth certificate, at tumutulong daw ang DMW at DFA. Yes. Oo. So for now, yes. Mga around 10 yata yung pwede nila mapauwi, mostly from Middle East countries. So sabi yes. niya, by end of the year, kayo ba confident kayo na pwede nating may sagawa ito this year? Oo. Yes, yes, Sir Danny, dahil sa trust ng ating Pangulo na tulungan ng OFW families, lalo na yung OFW children, malapit sa puso ni Pangulo yung mga OFW children. Yes. Ay, during his term, in Saudi alone, 120 ang napauwi natin na mga bata na ipanganak doon. Most of them, anak na mga naging distressed, and we took them in sa ating shelter. And we took care of them until sila'y naka-uwi. And we're very thankful to the Saudi government kasi umabot na sa antas. Nandito na sila, yung 120? Yes, yes, yes. Nandito yes, na? Yes, they're home. And what is their status? Are they now given education? Tinutulungan sila lahat? Yes, yung healthcare? Yes, yes, para yes, may yes, birth certificate na sila? Identity, which is the basic step kasi well, they're still babies, no? So hindi pa sila nag-aaral nung it's been just maybe a pero year. Pero ngayon may birth certificate. But the basic step toward getting all the full benefits of government services is identity. So, nabigyan sila and nagkaroon sila ng travel documentation pa uwi and na-assistihan sila dito. One example I could give is one of my favorite stories is may trahedya na bumabalot sa kanyang storya. Yung si Baby K, tawagin natin siyang Baby K. Yes. Sorry. Sige po. Born out of wedlock doon, ano, and his OFW mother died during childbirth. Mm-hmm. So, wala siyang naulila, no? Hindi nag-come forward yung ama. And yung Lola from Mindanao, ganun na lamang ang dalamhati habang inaantay yung apo niya. Mm-hmm. It took a while, no? About 7 months na siya nung napauwi, mm-hmm. baby. Mm-hmm. But nevertheless, baby and Lola were reunited at the mm-hmm. heartwarming scene sa airport. Mm-hmm. At ngayon nasa Mindanao na. Magkasama na yung mag-Lola sa Mindanao. It's a very good story to tell, no? An example lang of the things that we are doing. Oo. Tsaka maganda yung ginagawa nyo, tinutulungan nyo rin yung mga party list din kasi they are also parang yung the effort is just the same, di ba? Talagang mapauwi natin as many as possible. Pero itong 120, itong napauwi nyo, all this year lang ba yan or ano na since the time you kasama yung last year, but it's only been buhay pa si Secretary Tuts ang pinamamahal natin. Very active na siya dyan. One of our favorite topics of conversation yan ni Sec Tuts. Stateless children. Kahit nung wala pa siya sa government, talagang nag-aalala na kami tungkol sa kanila. No? And when we both joined dito, of course, with the team sa DMW, napatupad, no? Nagkaroon ng cooperation with DFA and the Saudi side. We're thankful to the DFA, of course, no? Yes. Kasi yung leadership ng ambassador on the ground. Yeah. And, of course, yung Assistance to National Division. So, and the passporting division, the consular services. So, napakahalaga nung tandem na yon. But also, of course, as I said, yung Saudi side, immigration. Kasi yun ang talagang hurdle. They are born out of wedlock. And the status has to be also investigated. Okay. And where there's legal assistance that comes in, no? Kasi may legal questions surrounding the childbirth, no? Now alam natin na meron talagang mga missteps or mistakes, no, along the way by yung OFW parent na pinagsisisihan, no? But hindi dapat yan magbunga ng kahirapan sa bata, di ba? Okay. Inosente yung bata doon, so the bata should be given a chance. Yeah. Okay, Secretary Hans, medyo tatalo lang ako sa ibang issue dahil nandiyan na rin kayo at medyo kinakapos tayo sa oras. Yung tungkulo dito sa Kuwait, di ba? Nadlift na ho in deployment ban. So, last June 23, nagkaroon kayo ng meeting at saka yung Philippine Ambassador natin sa Kuwait, si Joe Cabrera.
Parang pinapayagan na natin na makabalik ang ating mga OFW sa Kuwait, di ba? Yes, yes. Si, si Yusek Bernard Olalia pumunta doon. Ang original na na cause ay yung sunog sa mga nung June 12, no? And at that time hindi pa napapauwi yung mga labi. Okay. First nakauwi kagad ng agaran. Salamat sa Kuwaiti government. So to look into the legal claims, no, kasi nag-investigate ng Kuwaiti authorities at may mga naaresto. So we would nung umuwi yung mga labi, ang daing ng tatlong pamilya ay hustisya, no, kasi they feel na na may negligence o kaya hindi tamang sistema dun sa tirahan. Mm-hmm. And then pangalawa yung the family of W. Renara met us and to look into yung civil aspect ng damages claims. No? So, and then at the same time, ay naanyayahan, ano, nagkaroon ng meeting. Kasana doon si Yusek Bernard and ang Mba Pepe and paper attache Manny Di Maano at napag-usapan. And in essence, yung resumption ng sa skilled workers, first time skilled workers, and dito sa domestic workers, yun lamang mga may karanasan sa trabaho. Kaya nga, yun, yung may prior experience, yun lang ba ang will be allowed? At kailan ho ito mag-effect, to take effect? Siguro, give us mga 2 weeks to 1 month. So by July? Hopefully by July? May July would be July? A legitimate. Wala na ngayon, 30 na ngayon. So the month of July will make it happen. Okay. Kasi, mahalaga yung mahalaga talaga yung for now ba Secretary Hans, how many workers do we have sa Kuwait? Alam ko marami, di ba? Workers kasi predominantly mga kasambahay, so I would say around 250,000. Pero and, dito sige po, go ahead. And umaakyat yung bilang ng skilled workers. Pero dito ho sa pag-lift ho natin deployment ban, we are still sending mga kasambahay. Kasama pa rin yun. Kasi yun yung parang prone eh. Tsaka parang sila yung subject lagi sa exploitation eh. Hindi lahat. Hindi first-timers in a sense na first-time mag-abroad. Pero we will only resume with respect to those with work experience as domestic workers abroad. So meron na kayong strict implementation niya, nung parang monitoring, nung mga, siyempre marami yan yung welfare officers nyo, dadagdagan ba? O paro, kasi alam ko, I was assigned there before, talaga napakadami ng cases of runaways. At saka alam nyo naman yung naging cases no na mga may namatay pa, sa freezer, sa Kuwait, yun ang lahat nangyari. So how can we prevent that in the future? Na ibig sabihin na yun na namang employer na let's say Kuwaiti nga, in the past, ganun nga yung naging history. So how can we prevent na will they be accountable pag meron na talagang ano? Doon sa pag-uusap, may mga nilatag or may mga binanggit si Yusek Bernard. Ito naman yung matagal nang linalatag mga safeguards na sana ay mapag-usapan. Una, yung pagkakaroon ng proper regulation ng Philippine recruiter here and the Foreign Placement Agency there. Sa aspeto ng magandang track record dapat ng mga recruiters. Number two, yung dapat. Yung pagkakaroon ng welfare officers ng Philippine recruiter and foreign recruiter. Kasi yun ang doon papasok yung monitoring, yung quick reaction kapag kailangan may sagapin o dalhin sa police o kailangan kausapin yung employer ay nandun ang kumbaga ay ang isa sa mga first responder yung foreign agency doon eh, yung recruitment agency sa Kuwait. So and then yung pagbideposit ng sweldo sa banko para malinaw na tama sa oras at saka akma, no, tama yung halaga ng sweldo. And then of course yung joint technical working group, mahalaga ito na may continuous na pakikipag-usap with the Kuwaiti side. Okay. So at least meron tayong strict monitoring na at saka yung ini-screen nyo na kung sino yung possible na ano mga employer. That's right. Okay. Maraming salamat to sa oras, ha. Thank you very much, Secretary Hans Kakdako. Okay, salamat po. Mabuhay natin. Okay, mabuhay o kayo and have a blessed Sunday. Maraming salamat, Secretary Hans. Okay, ang oras ay na 8:52.
Alright, tuloy-tuloy na tayo. Via Zoom, makakausap naman natin. Walang iba kundi ang isa pang napakasipag na secretary ng kabinete. Walang iba kundi ang DOLE secretary, si Kabeni Laguesma. Good morning, Kabeni. Kabeni, good morning. Magandang umaga. Sir, Dani, magandang umaga din po sa inyong mga taga-Tangkilik at taga-Subaybay. Yes, maraming salamat ulit sa iyong oras sa dito ha, pag dito sa Apruvian. Okay, napaka-good news itong dala na naman ninyo eh, dahil ito mismong ang Pangulong Marcos ang naging bisita dito sa National Employment Summit 2 days nung June 26 at saka June 27 ito, di ba, Secretary? Oo. Yes, tama ka, Dani, at nagpapasalamat po kami sa presensya ng atin pong Pangulo dahil ito po ay nagpapakita ng pagbibigay mataas na pagpapahalaga doon po sa kanyang aspirasyon at layunin na tayo ang ating bansa makalikha pa ng mas maraming hanap buhay para po sa mga manggagawa. Okay. Tama ba ang target is medyo malaki ito nga? Talaga bang ito ay confident ka na kaya nating ma-achieve to 3 million jobs until 2028? Kaya yan? Sa tulong po ng pribadong sektor, Dani, at yung po din siguro tulong-tulong na ikangay kontribusyon, unbag, ng mga stakeholders na bahagi po ng pagbabalangkas ng trabaho para sa bayan plan. Medyo kami po ay talagang mayroon pong pag-asa at kumpiyansa na magkaroon yan. At malaking bahagi po ng nabanggit na ikangay projection na hanap buhay ay yung dekalidad at meron pong remunerative na trabaho. Dahil kung akin pong nasundan po yung talakayan nyo, may kinalaman sa overseas employment. Yeah. Ang layunin po talaga nitong National Employment Master Plan, sana po ay magkaroon ng mas maraming hanap buhay dito at hindi na po lumalabas ang ating mga kababayan. Lalo na ka, Dani, yung mga vulnerable na trabaho. Lalo na yung mga nagiging victims. Alam nyo, kasi may cost yan, may social impact yan. Di ba? Nagkakahiwalay-hiwalay yung pamilya, disintegrated. So, kaya nga ako talaga, noon pa, gusto ko talaga. Kaya lang, you have to give them alternative naman na maganda naman ditong employment package. Yun naman, di ba? Yes, dapat. Yes. Oh. Exactly, Dani. Oh. Exactly. Kaya nga po yung plano, meron pong tatlong mahalagang bahay yung plano na ipinisita sa Pangulo. Una muna po ay tinalakay sa regional consultations, yung pong tinatawag natin na saan po ba manggagaling yung mga trabaho na ikakaya-partisters natin sa iba-ibang rehiyon. Ikalawa, titignan din po yung mga challenges both at the national and regional level. And then yung pong pangatlo, yung mahalaga, strategies and priorities para ma-realize yung objective ng atin pong trabaho para sa bayan plan. Oo. Kasi very critical din kasi sabi mo nga meron din palang component yung overseas employment kasi nakita ko rin isa sa mga tumutulong din sa inyo dito sa trabaho para sa bayan plan yung TBP yung involvement ng International Labor Organization, tama, Sec Kabeni? Tama yon, bahagi sila. Hindi lang naman na sila, hindi lang, specifically ang International Labor Organization, from the very start ng pagbabalangkas ng plano, bahagi na po sila, both in financial and technical assistance. No? So medyo nakakapagpasalamat po kami. At ikalawa, pati po yung ibang UN agencies, no? In fact, dun sa pagsisimula ng National Employment Summit, nandun po yung resident coordinator ng UN agency sa Pilipinas. So may representative sila dito para Yes, meron ang UN na UN agencies si Mr. Gustavo Gonzales na kung saan gusto ko rin idagdag bahagi po nung ating pagsisikap na makalikha ng mas marami pang trabaho. Tayo po ay bahagi ng tinatawag na Global Accelerator. Isa po tayo sa 15 mga bansa all over the world na tinatawag na Pathfinder. Medyo bibigyan po tayo ng kanilang karampatang paggabay at pagtulong nang sa ganun yung pong layunin na overall sa pangkalutan ko kasi kadani meron pong target ang Global Accelerator Plan na ginagabayan ng UN agencies na 4 billion jobs, no? 4 billion ang kanilang target. Tayo naman po, yung nabanggit mo nga kanina, malaking bahagi po niyan gusto naming makita ay quality jobs, decent jobs at
more remunerative jobs po sa mga darating na panahon. Oh. For those who might be monitoring us today, mga nakikinig ngayon at medyo feeling nila eh, jobless sila or they want to shift jobs, no? Pag sinasabi yung 3 million jobs, ano ho ba mga priority jobs that do you see na kailangan fill upan natin for the next, you know nga, hanggang 2028? Oh. Agricultural, agricultural jobs. Kadani, doon po sa ginawang mga diskusyon at partisipasyon ng mga pribadong sektor, bahagi po ang kinatawan ng manggagawa at sa atin po mga negosyante, nakapag-identify po ng 10 key employment generators na ika nga sektor, no? Siyempre, bahagi po dyan ay nakita natin na may kinalaman po dun sa health and healthcare related na mga trabaho. Oh, healthcare. At siyempre, natin po maipagwawalang bahala yung kontribusyon ng atin pong tourism industry. Yun. Meron din po tayong nakikita batay po dun sa pinagkaloob na inputs ng mga sektor, construction, yun. At siyempre po yung IT. Information Technology and Business Process Management sector. At hindi rin po nakakalimutan yung kung pwedeng maging ambag ng agrikultura, ang atin po energy sector, yung power and renewable energy sector. Manufacturing, siyempre, dito po kasi maraming mga trabaho na magkangay tutugon doon sa sinasabing dekalidad na trabaho, quality jobs. At ang atin pong transportation and logistics. At yung isa pong lumulutang, yung pong tinatawag na creative industry. At kasama din kadani na sa pagsusulong nitong mga potential na trabaho na to, pagpapalakas po ng sektor sa edukasyon. Kasi ito po ang pundasyon ng mga manggagawa natin. May kinalaman po dun sa kanilang kapasidad, i-upskill sila, i-retool sila. At yung tinatawag kadani ngayon na lifelong learning. Pag kung meron ka ng alam na kasanayan ngayon, dapat hindi ka humihinto sa pagsisikap na madagdagan ng iyong paalaman ng kasanayan. Yes, tama ka dyan. Multi-skill, and that will actually provide you the leverage na ikaw ay makakuha ng mas mataas na sweldo sa trabahong pwede mong mapasukan. So, okay, itong 10 employment generators, no? Importante, healthcare, tourism, construction. So, are we expecting, kasi magiging aggressive kayo para nga to create job awareness para dun sa mga job seekers nga. So are we expecting na malalim ang isusulong ninyo ng mga job fairs from now on? Parang ganun, ang dole, ang mamumuno dyan? Dami, bahagi lang po yan ng estratehiya. Meron din po yung pagpapalakas ng intervention sa ating mga kabataan at kababaihan. Alam naman ninyo, may mga programa ang dole. May kinalaman po sa pagpapalakas ng kaalaman. At dinagdagan pa po namin yung ating special program for the employment of students, Job Start, government internship program. Meron na rin po kami pinalalakas na yung career development support program. Yung pong pagbibigay ng mga orientasyon, kaalaman sa ating mga job seeker. Nang sa ganun naman po ay medyo talagang maihanda sila sa mga future place where they can actually makakapagtrabaho at bahagi po diyan itong aming mga ginagawa at yung nga yung job fair na tulong ng pribadong sektor atin pong lalong malalakasin. Pero in terms of ano, syempre lagi naman every year din merong ano yan yung wage hike increase. So ang mangyayari diyan regional tripartite or legislated wage hike. Eh kadani, sa pangkasalukuyang batas po, ang pag-regional adjust po ng wages, minimum wage lang po ito kadani, ibibigyan ko ng diin. Entry level, minimum wage, level, yung pong mga karagdagan na ikangay pwedeng makuha sa pamamagitan po ng collective bargaining negotiations, bipartite agreement between labor representative and the employer, yan po ay palalakasin pa rin lalo kasi hindi naman po pwede na mangyayari po yung pagbibigay ng benepisyo, pasahod sa ating mga magagawa. Hindi ay magkakaroon distortion. Yes, meron po tayo kasing tinatawag din ng mga grupo ng magagawa na unskilled. Ito po yung tinutukoy nitong minimum wage adjustments. Yun pong mga may skills, meron pong mahigit na karanasan at kaalaman, dapat po, they should be getting over and above yung minimum wage na umiiral sa bawat rehiyon.
So ito, we expect itong 3 million jobs, eh, ito eh, will be hindi lang ang mabibenepisyo nito NCR. This will be nationwide, ha? Lahat. Pati Visayas, Mindanao, maraming jobs din that they will be ano, you know, offered to them, yung mga taga roon. Oh. Yes, tama ka dyan, Kadani. Hindi lamang po nakakonsentrate ito sa National Capital Region. Oh, in fact, dapat na-disperse po ito sa mga region para magkaroon ng tinatawag na countryside development. At tuloy-tuloy po yung mga ikangaya pagbabalangkas ng mga hakbangit programa para po yung tinatawag ng pangulo natin na ease in doing business, reducing the cost of doing business in the Philippines, eh magkaroon po talaga ng katuparan. Ayun. Oo, yun na naman, sir. Napakadami ninyong programa at looking forward uli kami. Sana marami pa ho tayo mabigyan ng jobs at saka mga opportunities, livelihood opportunities. Kahit na ho dun sa mga, let's say, nagbabalik OFWs, nabibigyan pa rin sila ng chance na magkaroon ng karagdagang trabaho dito. Yes, Kadani, bahagi po sila nung pagbabalangkas ng plano at in fact, nakasaad din yan na that is also embodied in the Trabaho para sa Bayan Act. Okay. Hindi lamang po, lahat po ng mga, wala po, all-inclusive po, bibigyan ko lang ng din, all-inclusive po ang programa ng ating pangkasalukuyang administrasyon sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay. Sige po, maraming salamat. Yan ho, Trabaho para sa Bayan Plan, TBP. Thank you very much, Kabeni. Maraming salamat, Kadani. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw ng Linggo po sa inyong lahat. Okay, approved na approved yan. Thank you, Kabeni Laguesma ng Department of Labor and Employment. O, wag ko kayong alis, babalik ang approved yan. Approved yan sa Radyo sa Istrata. Mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kumustahin natin sa Long Distance Kumustahan. Okay, nagbabalik na naman ho ang programang Approve Yan. Nandito na tayo sa final gap. Itong programa natin at natatapos ng 9:30 in the morning. Okay, dahil nga binanggit ko kanina, first year anniversary ho ng DWPM. So meron ho kaming programa dito ho sa market dito ho sa BGC. Ha? Magsisimula ho yan ng alas 6 ng umaga. Tapos hanggang mamayang hapon, whole day yan, maraming activities, may medical services, meron din na masahe, merong iba-iba ho na mga serbisyo ibibigay sa inyo. At ito ho ay yun, walk-in medical, tapos meron ding medical check-up. Ayan, magkita-kita ho tayo mula alas 6 ng umaga, first come first serve daw ito. Ah, tapos yung mga ibang anchors ng DWPM, sila Kabayan, nandiyan ho lahat mamaya, alas 6 ng umaga ang start. Pero yung mga anchors siguro mga after lunch, nandiyan lahat. So pwede ho mingle ho kayo sa ating mga anchors at sila mismo ang mangunguna dun sa mga basic services na iaabot. Okay, ngayon nandito na tayo sa Long Distance Kamustahan segment. At isa sa mga kasama natin ngayon ay itong via Zoom. Walang iba kundi si Jenny Klinkach. Good morning, Jenny. Hello, Jenny. Good morning. Ano? Hello. Hello, Jenny. Good morning. Teka, medyo nag-aayos lang yung signal. Jenny, kasama natin siya via Zoom. Hello. Hello, good morning, Jenny. Ayan, good ayan, morning, yan. Good morning po. Ayan, malinaw na ba yung signal? Okay naman, naririnig mo na ako? Oh. I think so, I think naririnig kita ngayon. Saan kayo sa California, Jenny? Nandito kami ngayon sa Southern California. Saan, in particular? LA? Here in Riverside. Riverside. Riverside County. Okay, so how long have you been in California, Jenny? Tama ba? 2006? Yes, I've been here in 2006. Okay. I've been married to my husband for 17 years now. Okay. An American, tama ba? Oo. Yes. So what exactly ang ginagawa mo dyan sa California? Anong particular work mo na you're involved with? Actually, I came here in the U.S. through a fiancé visa. And then
nakilala ako dito, I guess, through TikTok. Kasi, yes, oo, kasi we started, kami ng husband ko, we started Clean Catch. Uh-huh. Dito sa TikTok muna and uh-huh. then nag-create din kami ng account sa Facebook, uh-huh. sa YouTube at saka sa Instagram. Ah, so yung inyong romantic involvement through social media, tama ba? Oo, Jenny. Yeah, ang existence kasi ngayon ng Clean Catch is for good vibes lang talaga. Like, sa dami kasi ng problema sa mundo, parang gusto namin maging addition na maging masaya ang mga tao. I see. So, ngayon, anong parang ginagawa mo as part of your, kasi you have 4 children. So, ano ba ang pinakatrabaho ni husband? Oo. He's always on the computer. He's all about sa mga investing, like stocks. Uh-huh. So he's always working on the computer. Uh-huh. And it's such a blessing kasi he's uh-huh. working from home. Tapos uh-huh. We work together sa aming social media platform. Okay. So wala kayong particular business. It's all through social media ang ginagawa niyong, yung part of your routine every day? Oo. Oo, tapos nag-create ako ng Clean Catch voice interview segment sa TikTok. Uh-huh. So, na-interview ko yung mga influencers doon. Like, ang nag-encourage talaga sa akin ito ay si yung kaibigan ko, na TikTok ate ko, na si Aling Mirna. Na taga-California rin? Oo. Hindi, actually si Aling Mirna is from the Philippines pero sa California na siya ngayon. Sa Korea na siya nakatira ngayon. She's a big influencer. She was actually gonna be interviewed by Tony G. Pero hindi natuloy nung umuwi siya sa Philippines kasi hindi nagkatugma yung schedule nila. Oo. Bali taga ka ba? Tama, taga Bukidnon ka sa atin? Oo, taga Bukidnon ako. I just want to grab this opportunity to say thank you that I am here. Uh-huh. Hindi ko talaga in-expect na I will be interviewed by you dito uh-huh. sa Teleradyo Servisyo. Thank you talaga. Uh-huh. So, ibig sabihin, ikaw, regularly nakaka-uwi ka ba ng Bukidnon? Your parents are still in Bukidnon or paano ka ba? When was the last time you were in the Philippines? I was in the Philippines with my family actually. Kasama ko yung husband ko at mga kids namin. Mm, nakapunta na sila. Dalawang beses na. Pero the last time that we were there, mga 4 years ago, 5 years ago. Because we were going to stay there before COVID. Yes, magsistay sana kami sa Philippines for at least a year. Pero hindi siya nag-work out. So, bumalik kami dito sa California. Ah, so for a time, parang kinonsider ninyo na mag-stay na rin sa Pilipinas? Parang ganun, ni husband? Oo, kasi ang work kasi ng husband ko, we can be anywhere, which is a good thing. Basta. Kaya lang, nung umuwi kami sa Philippines, the kids were taking turns getting sick. So, yeah, we only stayed there for exactly 11 weeks. Tapos, we left everything, kung ano man yung prepared. Parang 2 months lang yun. 2 months lang. Less than 2 months lang talaga. Okay. So ngayon, yung social media ang naging mode of parang work mode nyo, no? So for now, would you say na, kasi sa ating mga nakikinig, mga viewers, would you say na is it financially rewarding? Kasi nakikita ko yung background mo, ang ganda-ganda ng bahay mo eh. It does help, but depende din kasi yung para kasi siyang showbiz, minsan inka, like minsan okay lang, minsan it's really good kasi parang ganun nga lang din. And we're just blessed kasi parang ang support kasi ng mga viewers namin is they know exactly what they're looking from us. Nakaka-relate. Like marriage humor. I see. So marami kang followers at saka yung husband mo kasi the way to have a very good career in social media dapat marami kang followers and they really follow whatever you post, di ba? Okay lang. We're getting somewhere, but it's not as
popular like my TikTok ate nga si Aling Mirna or like my friend din si Miss Catering, ganun. Pero nakakatuwa kasi andito ako kasi nakita pala yung pag-interview ko kay Miss Catering and I think it led me here and I'm really honored and happy kasi through Clean Catch Voice interview ng segment ko sa TikTok, andito ako, napansin ang Clean Catch. So salamat. Yung mga followers mo, Jenny, ano ba to? Puro sa America based lang ng mga Filipinos o pati dito sa Pilipinas mismo? Halo-halo actually. Basta I would say most they are very much online, makaka-follow ka sa iyo. Makaka-follow sa iyo, di ba? Pero meron din kami mga viewers diyan sa Philippines. Tapos meron ding mga viewers na andito sa abroad. I see. Okay, so for now, ano ang plano mo? Let's say for the next 5 years, Jenny, tingin mo ba mas okay ka na dyan or you still have plans na dito naman mag-take ng chance sa Pilipinas or your husband? Yes, definitely. We have plans to mag-retire, maybe like half and half dito sa California tapos half din sa Philippines kasi our kids are all born here. So we want to give them that option kung anong gusto nilang gawin sa buhay. And the good thing too is yung 4 boys namin at saka ako, dual citizen, meron kaming dual citizenship. Ah, at least nagpa-dual kayo, no? Hindi nyo nirenounce yung Filipino. So pati yung 4 na lalaki. Ah, I see. It's really cool actually. Kasi pag gusto nilang magbili ng property dyan sa Philippines, then they can pwede. Do that. Oo. Eh, ba't hindi kayo magpatayo ng bahay sa bukid noon? Meron na ba kayong ancestral home doon? Meron actually. Tinatayuan namin ng bahay ang mother ko sa Cagayan de Oro City. Maganda doon. I was there last February. Talaga namang, at saka very, di ba, pineapple plantation di ba? Bukid noon, di ba? Yes. So you miss home also, di ba, Jenny? I'm sure. I do. And it's a long story, but when we left the Philippines kasi, my dad passed away, but it's a different story. It was meant to happen somehow kasi ang cause kasi ng death niya is organ failure, but we were able to spend quality time with him naman. And you have some mga siblings niyan dito sa Pilipinas? Meron ka pa mga kapatid? Oo, 7. Ah, 7. Nandito lahat sa lahat sa bukid noon o meron sa Manila? Sa Cagayan. Bisaya kasi kami. I see. What's ironic kasi is like yung mga Pinay kasi pag pumunta dito sa US, most especially dito sa US, ang first na iniisip ng mga tao is gustong dalhin ang mga pamilya. Pero ang family ko, wala silang interest na pumunta dito. Wala. So ibig sabihin, even your mga kapatid mo or your parents, hindi sila nagpaplanong makapunta dyan? Kahit tutulungan nyo naman financially. Like especially ang mother ko, mabubor daw kasi siya dito. Magta-travel na malayo, siguro takot pa sumakay sa aeroplano yun. Oo, tapos malulungkot daw siya dito, especially na wala na yung father ko. Sabagay. Naiintindihan naman namin. Pero ikaw, ikwento mo lang maikli lang, no? Yung pag umalis ka dyan, di ba sabi mo 2016 ka, how did you go there? Parang inano ka lang, pinetisyon ka ba nung husband mo na na-meet mo lang online, pinetisyon ka, ganun? Fiancé visa. Like of all places, pag sabihin kasi na... So online lang nga kayo, fiancé visa. Online lang. Of all places, hindi siya online dating site. Sa Yahoo Messenger kami nagkakilala. Talagang old ano pa. Yung mga Friendster days time na yun. So ibig sabihin, so para lang doon sa mga nakikinig, yun nga, pwede rin kayo magkaroon ng magandang kinabukasan katulad ng nangyari kay Jenny. Basta very ano lang kayo, di ba? Passionate lang kayo about, you know, about yung ano, yun nga, pag importante kasi yung followers Jenny, yun ang pinaka, di ba? And everything in life talaga, you have to be consistent. And I'm so proud to say na kami ni Greg, ng husband ko, we've been really consistent with the good vibes niche.
Yun. Na ginagawa namin. Yung mga anak mo, how old yung eldest mo? Apat sila, eh, lalaki. Yeah, from the eldest, so 15, so 11, 9, and 6. So yung 15, 11 mo, are they very much engaged also in social media? Mahilig din? Ang eldest namin, he's at the stage kasi of puberty. Yung parang, yung teenager ba, ayaw mo siyang guluhin. But then, when it comes to content, paminsan-minsan, sumasali siya. But meron na kaming family comedy skits na nag-viral talaga. I even sent like a picture, yung kumakain yung mga boys ko sa car. Tama. That went crazy viral. Like, 30 million views, 20 million views, ganun, all over the place. Mga simpleng post lang na ganun, eh, ang daming viewers. Ganun. Oo. Oo. Kasi, relatable kasi siya. Ah. And, yung marriage humor, yung family. Gano kahaba normally? Comedy. Yung ganun. Normally, gano kahaba yung ganyang pinopost mo? Mga 1 minute, ganyan? Mga shorts, like for 7 seconds, 15 seconds. Kailangan kasi, seconds. Maikli lang eh, no? Na-catchy, and yung that will caught yung attention span ng viewer, di ba? Oh, okay. And I think one of the relatable situations sa amin is Pinay ako, tapos ang husband ko is a fan. Tama. Isa yun sa mga factors. So, anyway, maraming salamat sa iyo, ha, Jenny, for taking the time to talk with us. Ha? Thank you. It's been such an honor. Salamat talaga. And I'm really happy and honored na na-acknowledge ang Clean Cash Voice interview segment ko sa TikTok. Okay. Thank you talaga, maraming, Sir maraming Danny. Salamat. Thank you. Yan ho ang isang Pinay na OFW na talaga involved sa social media. Clean Cash, ha? Jenny Clean Cash. Okay, sa ating long distance kamustahan. Thank you very much. Anyway, bago tayo magtapos, babasahin ko lang ang ilang mga messages dito ng mga ating mga viewers na nakikinig mula kay Lando. Sabi niya, happy anniversary, Teleradio Servicio at DWPM Radio sa Istrenta. More power, approve yan. Marami kaming natututunan sa mga usaping trabaho. Thank you very much, Lando. Ito naman si Nancy B. Sabi niya, happy anniversary, Teleradio Servicio at Radio sa Istrenta. Kita-kits sa market-market. Yun ho, ang aming programa sa market-market. In a while, magsisimula na ho. First come, first serve daw. So, mayroon mga services dyan. Mag-avail ho kayo, libre. Okay, si May ng Sampaloc, happy anniversary. Cheers to more years. Okay, Arnold V, happy first anniversary, Teleradio Servicio at Radio sa Istrenta. Mula naman kay Lilet de la Vega, happy first birthday, Teleradio Servicio and Radio sa Istrenta. Excited na kaming pumunta sa market-market para sa mga ganap. Ito naman sa ating suki na si Nona Damian, listening po sa inyo, sa guest niyong mga trusted ko. Ah, talaga namang ito yung mga lagi nating regular guest, Secretary Hans and Secretary Kabeni and Attorney Eileen. Palis na ako, sir. Makikita kami. Nilina ho. Papunta na ho kami sa market-market. See you again, sir. Okay, thank you very much, Nona Damian. And syempre, si Lina ho. Mula naman kay Miko Carido. Sir Danny, good morning. Sana tutulungan ng mga government agency yung maliliit o yung mga backyard gardener, backyard poultry and hog raiser sa pamamagitan ng grant para ma-improve ang building ng kanilang mga alaga at grant para sa mga pagkain kasi ang mahal na mga feeds sa merkado. Okay, di nakaka-complete ang ating mga maliliit na negosyante. Makapag-compete, I mean, ang ating maliliit na negosyante kasi binibili nila lahat. Bigyan din sana sila ng education para ma-develop or mag-produce ng mga pakaing organic. Okay, mula naman kay Alfredo Magdalera. Good morning and blessed Sunday, Danny Buenafe. Proud to see and hear you from Guam and Olongapo City. Thank you very much sa ating mga televiewers. At yan na naman ho ang ating makahulugang edisyon ng Aprubyan Teleradio Servicio. Susunod na ho ang panalong diskarte. Wago ko kayong alis. See you next week. Bye-bye!